Hello sa mga ka-money magnet, narito tayo ngayon para alamin ang mga 13 malas sa bahay mo na dapat mo nang ayusin bago sumapit ang 2024 para ang blessing ay magpatuloy sa ating mga tahanan. Umpisahan natin sa iyong mga sala. Kung ikaw ay may isang sala, maliit man yan o maganda, kailangan ang mga gamit o mobles ay nakaayos ng pabilog o octagon at hindi sa isang side lang ha. Tignan mo ang pagkakaayos ng muebles sa iyong nakikita ngayon. Yan ang the best na pagkakaayos, pa octagon o pabilog, mainam na maglagay ng mga side table at table sa gitna para baga siyang nasa honored guest position. Kapag ganito kasi ang uri ng sala mo, ay magpapasok ito ng matinding kaswertihan sa buhay mo dahil paikot at continuous ang flow ng swerte. Pagdating naman na sa pintuan ng sala, hindi dapat nakatapat ang anumang uri ng gadget. Iwasang pagtatapatin ang mga electrical at mechanical na kagamitan sa pinakapintuan ng sala mo. Bakit? Maaari kasing itong mag-block o humarang sa positive chi. Natatama sa electrical appliances at lalabas agad sa pintuan. Kaya iwasan mo ang ganitong setup ng mga gadget na nakapuesto sa pintuan dahil may kaakibat itong kamalasan. Huwag mo ring hahayaan na ang sala mo ay punong-puno ng gamit. Yung bang tipong hindi ka na makakilos at hindi ka na makalakad. Sapagkat kapag punong-puno ng gamit ang loob ng sala mo, nakakalimutan mo ba na may pumapasok na positive chi? Paano makakapasok ang positive chi na yan kung siksik ang mga kagamitan mo? At tandaan mo rin na ang sala mo at ang kusina mo dapat hindi nakikita. Maglagay ka ng divider, harang, para separate talaga sila. Ang paghihiwalay ng kusina at ng sala ay magandang epekto para sa kaswertihan. Pagdating naman sa ating kusina, tignan mo ang pwesto ng rep at mga lutuan. Lagi kong sinasabi na dapat ito ay magkahiwalay para hindi naglalaban ang apoy at ang tubig. Ang mangyayari kasi niyan, kapag pinagtatabi mo, ay mauudlot ang anumang promotion at success na magaganap sa buhay mo. Pagdating naman sa rep, ito rin ay water element. Kaya huwag mo itong papatungan ng microwave oven dahil fire element naman. Yan ay magkalaban. Kaya lagi kong sinasabi, hindi dapat sila magkatabi at lalong hindi dapat magkapatong para hindi malas. Siguraduhin mo rin na nasa kusina mo ay walang anumang halaman sapagkat ang mga halaman na yan ay maaaring mamatay dahil na rin sa fire element na meron sa ating mga kusina. Ang mga fire element na yan ay paaaring pumatay sa mga halaman at kapag namatay naman ang mga halaman na yan ay maaaring makapagdulot ito ng kamalasan sa ating mga tahanan. Hindi dapat tayo namamatayan ng halaman kaya't mas mainam na ilagay o ipuesto ito sa lugar kung saan sila safe at mabubuhay. Tandaan mo rin na ang dining area o saan tayo kumakain, andyan yung abundance and prosperity. Siguraduhin mo na ang pwesto ng kitchen o dining area mo ay nasisikata ng araw. Kapag pumapasok kasi ang sinag ng araw, ang abundance at prosperity sa iyong buhay ay patuloy na papasok. Hindi ka mauubusan, hindi ka masasairan. Patuloy ang daloy ng blessing sa iyong buhay. Kung patuloy mong gagawin at hahanapin ang silangan. Sa silangan kasi pumapasok ang swerte. Kapag nalubogan kasi ng araw, kahirapan. Kaya dapat nasa silangan. Pagdating naman sa ating mga hagdanan, tiyakin na walang anumang elemento ng tubig sa ilalim nito. Mapa CR, aquarium, faucet, lababo o kahit ano pa. Huwag mong lalagyan ang elemento ng tubig ang ilalim ng hagdanan dahil ang tubig ay pera. Hindi dapat ito nagpapailalim sa hagdanan dahil magiging cause ito ng pagkaubos o pagkawalan ng kaperahan. Ang pagkaubos ng pera mo ay hindi lang basta pagkaubos kundi magiging taghirap at tagtuyot ang magiging buhay nyo. Kaya kahit pa spacious, ay huwag mo nang ilalagay ang anyong tubig o tubig sa ilalim.
At siguraduhin mo rin na ang hagdanan ay walang anumang mga block o kaya naman ay mga harang sa daraanan, mga sapatos o kung ano-ano pa man. Palagi mong linisin ang iyong mga hagdanan dahil yan ay nagbibigay sa atin ng swerte. Kapag maraming mga harang sa hagdanan na yan, ito'y nagbablock ng pasok ng positibong chi. At kapag nablock natin ang pasok ng positibong chi, ay maaari itong makapagdulot ng samot-saring kamalasan sa ating mga buhay. At ayaw naman natin na ito'y magdulot ng samot-saring kamalasan sa ating buhay. Kaya iwasan. Lalo't higit, iwasan mo naman ang salamin na direktang nakatapat pagbaba mo ng hagdanan ay salamin agad. Alam mo ba ang maaaring maging cause nito sa buhay mo? Pagkakasakit. Pinansyal na aspeto ay mauubos. Palagi kang nauubusan. Yung bang tipong kapapasok pa lang ng kaperahan, agaran din itong nawawala. Nagtataka ka ba bakit kakikita mo lang, masipag ka naman, pero hindi ka nakakaipon, palaging may sakit sa pamilya mo. Alam mo kung bakit? Dahil ang salamin mo ay nakatapat sa hagdanan mo. Kaya mas madalas na may nagkakasakit sa bahay mo. Iwasan mo naman ang mga poste na direktang nakaharap sa pintuan o sa pintuan ng gate mo. Ang mga poste na yan ay tinatawag na poison arrow. Kapag ito ay nakaharang sa daraanan mo, ito ay nagbablock ng pasok ng positibong enerhiya. At ang mga poste na yan ay sanhi ng kawalan o pagkaubos ng pera. Ayaw naman natin maubos ang ating mga kaperahan, kaya huwag na huwag mong itatapat ang anumang poste sa harapan ng pintuan kung ayaw mo na malasin ang iyong tahanan. Alisin at tanggalin mo yan sa iyong bahay. Huwag mo ring hahayaan na ang iyong tahanan ay napapaliburutan ng mga punong naglalakihan. Ang mga punong naglalakihan na yan ay hindi magandang nasa harapan ng bahay sapagkat maaari itong maging sanhi ng pagkaubos ng kaperahan. At kapag naubos ang iyong kaperahan, magiging sanhi ito ng pagkaubos ng iyong kaperahan at problema sa pananalapi at aspetong pinansyal. Hindi kasi nakakadaloy ang positibong chi dahil halos ang puno na ang nakaharang sa harapan ng iyong bahay. Iwasan mo ang bagay na to para makaiwas ka rin sa anumang dala nitong kamalasan sa buhay mo. Para sa ganun, ang kamalasan ay maiwasan mo at hindi na maganap o mangyari sa buhay mo. Tandaan, ang malas ay itaboy sa 2024 para swerte ang dumaloy.